Based dun sa story ng company. Ay, teka muna. May pakwento to, ayoko na. Hindi mo lang. Actually, ang Red Ant kasi isa yan sa pwede nating ihalin tulad sa mga tao din, no? Lalo na pagkasama-sama sila, mas malakas. And napaka-aggressive ng mga Red Ant, no? Kaya ganun ang ipinangalan sa company namin dahil kami ay aggressive din na ibigay yung servisyo namin sa mga masa, sa mga tao at sa mga nagsisimulang magnegosyo. Ayun ha, naku ha. Kung nakita nyo yung mga iba-ibang klaseng mga disenyo, naku. Ito yung dapat mong panoorin at huwag maglilipat ng channel. Ito yung aking short informative information video na mapapanood nyo ngayon. Naku, kung gusto magnegosyo ng restaurant, magkaroon ka ng food kiosk sa opisina mo, naku, ayan yung pwede mo nga ilagay. Kaya huwag maglilipat ng channel. Panoorin mo to, baka hinahanap mo to, kailangan mo to. Mamaya na yung lugar. Panoorin nyo muna. At ito ha, huwag natin patagalin to dahil ngayong araw nandito ako sa lugar. Sa lugar ng... Ayun ha, nako. Kung nakita nyo yung iba't ibang klase niya, nako ha, may idea ka na ha. Hindi to pagkain, hindi to damit. Service, ibang klase ng service na kung saan pwede mong i-avail. Kung meron kang restaurant, kung meron kang fast food, may kiosk ka. O magsisimula ka pa lang magnegosyo, nakapagtabi ka ng pera. Ayan, ayan yung pwede mong puntahan. Nako, mabuti pa, huwag natin patagalin to. Pasukin ko na para malaman nyo kung ano mga pwede nyo makita na avail dito na services, etc. Ako dito sa loob ng masasabi natin na ang lamig ha. Hindi to restaurant ha. Hindi rin to bilihan ng damit. Naku, pero pag kailangan mo to, ayan, ang dami. Dito ka magpapagawa niyan. Kunyari, meron kang naisip na business na restaurant, fast food, kiosk, yung mga food kiosk, or either sa mga opisina mo, o yung mga establishment na pwede mong lagyan ng mga ganyang bagay. Kung makikita nyo, iba-ibang klase mga design to, ng mga tinatawag na signage. Signage, naku, may idea ka na. Ibig sabihin ng signage, dandahan natin. Signage, Tagalog. Ayan, sign, iba-ibang klase ng signage, na makikita mo yung mga disenyo. Ito yung mga example ng mga signage nila na pwede nyo pagpilian dito at pattern, kung gusto magpalagay ng signage sa iyong business, sa establishment mo, sa restaurant, maging sa may mga shop ka, may mga tinatawag na machine shop, mga automotive shop, mga electrical shop, na gusto mong mapabongga. Ito yung mga pattern nito na pwede mong pagpilian kung saan, maliit lang to ha. Nangagat to ha. Ay, idea ka na. Ngayon, isa-isahin natin. Ma'am, abalahin lang kita. Hello. Dito. Anong tawag po sa mga to? Ito po, meron po kami mga ready-made light box. Ready-made light? Yes. Usually, itong mga ready-made light na to, para saan yan? Para po sa mga business. Hindi, I mean, yung red light yan. Sa outdoor. Sa outdoor. Sa outdoor, yes. Ito ba yung mga nilalagyan pa ng mga yung mga letra? Yes po, may stickers with printed stickers. With printed sticker? Yes po. Hanggang gano'ng kalaki yung mga red, ano ha, ready, ano namin ito? Ready-made light. Red, box. Teka muna ha, ready ka dito ha, kasi ready-made light. Ayan, lalaki. Gano'ng kalaki yung mga pinakamalaki nyo dito? Meron po kami sa bilog imbos yung pinatawag namin. Meron po ang tawag? 100 cm. Imbos ready-made light box. Ito, pinakamalaki na to kasi boss na to eh. Imbos, yan, laki.
Usually, anong size nito, ma'am? 100 cm po. 100 cm yung gantong kalaki, ah. Nilalagyan ito ng mga sticker, ba? Yes po. With printed stickers na po siya and double-faced lighted. Okay. Ito yung tinatawag natin na pag nag-like ka ng mga sticker, kunyari pangalan ng business mo, pangalan ng negosyo mo, yung pangalan ng anak mo, ano man ba sa bagay na pwedeng paglagyan, nilalagay dito sa ibabaw na yan, napiprint siya, tapos magkakaroon ng ilaw yan, quick, yun na yun. Ma'am, ano? Yung mga samples namin. Yung mga samples, yung eto. So, kung mapapansin nyo dito, oh yeah, nag-advertise ha. Nagkataon lang yung mga disenyo ng mga signage dito ay talagang masasabi natin na nagpapagawa sa kanila. Tama ba ako, ma'am? Yes, sir. Tama ba ako? Yes po. Sabi mo tama ka. Yes, tama ka, sir. Uy, wala tayong kino-commercial dito ha. Hindi tayo nagko-commercial ha. Ang nagkataon na nakita ko sila dito at nakita ko na baka kailangan mo to, hinahanap mo to. At nagkataon, nandun din sila. Kasi ibig sabihin, nagpagawa sila ng mga signage dito. Tama ko, ma'am? Yes, tama ko. Yung mga pinakamaliit dito, gano'ng kaliit? Meron po kaming mga 40 cm. Ito na yun, mga 40 cm. Ito yung mga tinatawag na napakaliit na mga signage na yun. Ito yung mga outdoor, tama ba ako? Yes, sir. Ito yung mga outdoor. Paano kung sa mga indoor, pwede rin ba yan? Pwede naman po siya pang indoor, pwede rin. Yes po. Depends tapos, po sa client. Kunyari, may mga disenyo siya ng mga sticker na, na gustong ikabit doon. Pwede kayo ba magdisenyo? Pwede naman po. Ibig sabihin kayo, yung ibibigay niyo yung disenyo sa inyo, tapos kayo magagawa. Yes po, sir. Yes po. Pero may mga pinapakita din kayo mga example na disenyo. Yes po, para makapili din po yung mga customers po namin kung okay. Ano pong gusto nila. Okay, ma'am. Pangalan, ma'am? Narisa po. Narisa, sandali lang ha. May nakita ako dito. Ano tawag dito, ma'am? Hoy, alam mo, hindi kita makakihuli ha. Halika nga dito. Anong pangalan mo? Chris. Chris, ma'am Chris, ano ito? Hoy, teka muna, magaling ka na ba? Ay, hindi si Chris. Sorry, ibang Chris to. Ikaw, biro lang ha. Pero magaling ka ba? Magaling na. Ma'am Chris, anong tawag dito? Vinyl stickers. Ito po mga vinyl stickers. Abang, abo siya ulit ha. Ano pangalan mo nga? Narisa. Hindi ka ba writer? Narisa Cabral? Hindi. Narisa, halika nga dito. Ito yung mga vinyl sticker. Yes po. Ibig sabihin, yung mga vinyl sticker niya, yun yung kinakabit sa mga outdoor. Yes po. Dinidisenyo na lang siya, no? Opo. Tama ba ako? Pwede ba sila mamili ng sarilang kulay dito? Yes sir, pwede po. So, sabi niya, ma'am Narisa, kung mapapansin niyo, yung mga iba-ibang klaseng kulay ng mga sticker meron dito, yung mga vinyl sticker niya tawag, na parang, ano naman to, plastic to, no? Ay, kilala ko ito ha. Nagpunta ako dito ha. Nag-vlog ako dito. Hoy, nandito ka pala ha. Nandito pala kayo ha. Yeah, nag-vlog ako. Ito, iba-ibang klaseng mga vinyl sticker na makikita nyo dito. Iba-ibang klaseng kulay na pwede nyo pagpilian para dun sa disenyo ng inyong tinatawag na outdoor signage, no? At anong tawag ito mga ma'am? At, Ma'am Chris? Anong tawag dito? Neon lights. Aba, neon lights. Neon lights. Spell neon lights. N-E-O-N. Ang galing! Neon lights. Alam mo ha, ilang saludo gusto mo? Sampu? Sampu. 2, 4, 6, 8, 10. Okay. At ito yung mga klase na meron kayo sa mga wall, no? Yung mga minuboard po yan. Ang tao? Mga minuboard po yan. Okay, Narisa, sandali ha. Ibig sabihin, yung itong shop na to, o itong service na to, na binibigay nila, ay hindi lang ba na neon lights, hindi lang mga outdoor signage, kundi meron sila mga menu. Kunyari, may mga menu ka sa mga restaurant mo, o either hindi lang menu. Kunyari, may mga product ka na gusto nga lagyan ng magandang disenyo, lagyan ng magandang kulay. Eto, nagbibigay sila dito at meron sila dito nga pinuprovide na pwede mo nga isubmit yung disenyo, yung pattern, makakapili ka dito at pwede mong ipagawa. Gano'ng kalaki yung pinakamalaki yung mga miniboard na ginagawa dito? Ito po sir, yung size po nito is 50 by... Yan na yung pinakamalaki ba? Opo, ito yung pinakamalaki namin na okay. Miniboard. So ito yung pinakamalaking miniboard. So ilan to? 50 by 40 na kaya lang gawin, i-provide na miniboard. Pero hindi lang miniboard eh, kasi kunyari may mga negosyo kang sapatos, damit, t-shirt, pantalon, iba-ibang klaseng negosyo. Pwede mong ipadisenyo o magbigay ng pattern at pwede lang gawin. Ma'am Narisa? Ma'am Narisa? Narisa na ganito? Narisa? Yes. Usually ma'am, ilang araw inaabot yung isang tinatawag natin outdoor na to, no? Pag nagpapagawa sila. Okay. Yung ano po namin, sir, 2 weeks minimum upon down payment po. Two weeks? Opo. Upon down payment? Yes po, sir. Okay. Ayun, ha. Ibig sabihin, kung hindi ka naman talaga nagmamadali o nagmamadali ka, you have to... Pero nag-a-accept naman po kami ng rush, pero meron pong additional fee for rush pag may rush product.
At sa sarili mong yung disenyo o kanila, no? Ah, yes po. Walang usapan doon basta kung meras, may ano, may ano, may additional. Additional. Ibig sabihin ko nagmamadali ka, konting additional lang 'yan, napapagawa na agad 'yan, pero mahalaga pag hindi siya nag-rush. Yung ano po, sir? Pag hindi siya nag-rush ng pag hindi naman po rush, umabot po kami ng 2 weeks per... 2 weeks? Opo, two weeks po yung minimum. Yung mga ganyan bang streets, mga signage na yan, yung outdoor, yung mga indoor signage, kayo po ba nagkakabit o sila na? Depends po sa client if kami na po yung magkakabit at magdi-deliver sa kanila. Okay. Or pwede naman po nila i-pick up dito sa showroom or sa fabrication po namin sa Bulacan. Ah, ibig sabihin may fabrication o sa Bulacan. Yes po, sir. Dito lang ngayon, po ang tanong office. Dito, pag ganyan ba na kayo nagkabit ng mga signage niya, ano mang klaseng signage siya, no? Mm-mm. Meron ba niya kasama na ba yun sa binayaran nila o may another ano pa yan? Yung sa materials po, separate po sa delivery and installation pa po. Okay. Separate sa... Installation and delivery. Delivery. Opo. Teka muna, napaka-English tayo dito ba? It means separate sa installation. Biro lang ang Marisa. Teka muna, halika dito. Halika dito. Ano ka, sir, dito? Oy! Ako ang kanilang operation manager. Yeah. Yes, sir. Usually, sir, ang question ko lang bilang isang operation manager, kunyari, yes, nagpagawa po sa isang tinatawag nating outdoor signage niya. Nangyari, syempre, of course, tayo mga customer, sinicheck muna natin lahat yan bago natin i-pull out, no? Kunyari, nagkaroon ng problema yung isang pinagawa niya. Example lang, ganito kalaki siya. Yes. Ganyan siya kalaki. Ano ang gagawin? Mamaya mo na sabihin yung pangalan, ha? Anong gagawin niyo, sir, dun sa problem na yun? Actually, meron kaming binibigay na 1-year warranty, okay, regarding dun sa mga products na binibili ninyo. Opo. And kung ito ang babasihan natin, yung ready-made light box na sinasabi mo, kung nagkaroon siya ng problem, meron kami dyan 1-month warranty. Okay. But if you purchase us yung mga customized signages, meron kaming binibigay dyan na 1-year warranty for the parts, okay, and LED parts and the signage parts or material parts. Okay. Yun yung binibigay namin na guarantee na hindi namin iiwanan yung mga customer namin. Ayun, ang ganda ng sinabi ni Sir. Gayahin ko nga. Alam niyo naman, dito sa ganyan. Hindi ko kaya. Ngayon, ang tanong, eto, ingatan natin lagi. Kunyari, may kinukuha tayo mga signage na to. Tapos, maganda naman siya na pull out. Na-check naman na okay. Kahit may warranty siya, ang mahalaga, ingatan po natin. Dahil once na, eto ang tanong natin, once na pabayaan mo yan, kunyari, nagkaroon ng problema dun sa pwesto mo, nagkaroon ng batuhan, nagkaroon ng basagan, nabasag yung mga signage na pinagawa mo, tulad nito, at breakable naman to, o nabasag, nabato, isang customer o sinumang tao, mas kahit sino na, ang tanong, pwede ba, sir, nadali nito, ipa-ayos ulit? Actually, if ito yung nabasag, replaceable na siya. Ayun. Okay? If yung mga customized signages naman yung nabasag, depende kung ano yung nabasag, okay, no? Kung pwede namang i-fix dun sa site, i-fix natin sa site. Ayun. Then kung hindi naman siya fixable dun sa site, kailangan tanggalin, baklasin, dadalhin natin siya ng factory. Ayun. Ang ganda, sir. Ano pangalan niya, sir? Jay. Ang laki niya, Jay. Pero ang ganda sinabi, ha? Pero ang kalagahan nito, ito yung sinasabi natin na pag tayo nagpo-purchase, lagi sinasabi na i-promote yan. Pagkain man, damit man, sapa, everything, maging mga services, chichek natin pag nagkaroon problema, pero kagandaan sa mga napupunta natin, like sinabi ni Sir Jay, yung pag nagka-problema, pwede nga gawa ng paraan, pero of course, ha, etong tanong, syempre, sila magbabayad, ama? Sorry? Sila na magbabayad nun, di ba, sir? Depende yan, no? Pero hindi, kasi kung nasira nila, paano ba yun, di ba? Meron tayong, meron tayong mga cases na pasok sa warranty. Ayun. Meron din tayong mga cases na hindi pasok sa warranty. Nakadepende yun, sir, nakadepende, sa? Okay? Katulad nyan, yung ready light box na sinasabi nyo, kung nabasag siya ng iba, okay, hindi siya pasok sa warranty. Ayun. Pero kung kami ang nakabasok during installation, kami ang sasagot sa warranty. Ayun. Tapos pag lumagpas na siya ng ilang buwan, papunta na siya sa expiration ng warranty. Tapos, okay, ang nakabasag talaga, negligence nila, no? Wala na talaga yun. Wala na. Ayun. Sir Jay, thank you. Napakaganda. Klaro, kinaklaro natin lahat yan para once na umistep kayo dito at nagpunta kayo sa mga sinasabi natin, maging sa mga tindahan na pinupuntahan natin, alam nyo yung impormasyon kung ano yung responsibilidad ng isang customer na dapat nyo nga ingatan at gawin. Dahil napakahalaga, no? Dahil yung mga signage na ito na nakikita natin dito, napaka-breakable niya talaga. Pero hindi naman siya masasabi natin na breakable talaga na basta lang mababasag. Ginagawa ito ng kanilang company, ng kanilang mga tao dito na safe at maayos lahat at quality yung products. So, nakikita ko pa lang, kinadaan ako at nakita ko. Kasi maliit lang ito, eh.
maliit lang. Masakit mga gat. Mamaya na, pero may idea ka na. Aray, ay, hindi ko magat na lang gat. Ano na, tingnan muna natin ito dito. At iba-ibang klase mga tinatawag lang mga, eto. Ayun, naku, naku, nakita ako. Nakita ako, nilisa, umalis ka dyan. Nilisa, umalis ka dyan. Kung may sapatos kang tinitinda, may negosyo ka, may shop ka, may malit ka nga shoe shop, eto. Ito yung mga neon lights na tinatawag, mga neon design, na kung saan pa pwede yung pagpilian dito, iba-ibang klase. Maging mga pang-holidays, mga supermarket, iba-ibang klase, mga groceries, at iba-iba pang klase mga design ng mga neon lights. Gumagawaan sila dito. At mga kapamilya ka, iba-ibang klase mga kulay. Tama ba ako, Ma'am Nerissa? Yes, tama ka po, sir. Naku, Ma'am Nerissa. Diyan ka muna. Naku, yun, nalaman mo na yung lugar, nalaman mo na yung mga quality, nalaman mo na yung mga tinatawag natin ng mga warranty, at ano pang bagay na pwede makita sa shop na to. Aba, huwag natin patagalin to. Huwag na natin patagalin. Dahil ang angagat to, simple lang naman to. Wala, wala, wala. Sir, nasan ba kayo? Sir Jay, nasan ba tayo ngayon? Andito tayo sa Binondo, Manila. Our exact location is 498 San Fernando Street, Binondo, Manila. Beside BDO branch ng San Fernando. Anong pangalan ng shop nyo? Red Ant Advertising Corporation. Ayun, Red Ant. Pakita natin si Red Ant. Saan ba? Ayun ito. Red Ant, ayan. Red Ant Signage Maker. Ang laki oh, San Fernando. Wes, pakita natin San Fernando. Etong San Fernando Street, of course, ha. Ay, umuulan. Ang San Fernando Street, naroon tayo. Ito yung San Fernando Street. Kung galing ka ng Binondo, galing ka ng Plaza San Lorenzo, dire-diretso lang yan. Ayan sila. Red Ant. Kung galing ka naman doon sa part ng San Nicolas, galing ka ng Divisoria, ikot ka doon sa kabila, diretso ang San Fernando. Ayan sila, Red Ant. Nakapakabilis hanapin. Kung galing ka ng Pasay, Baclaran, dire-diretso lang yung Taft Avenue, dire-diretso yung Jones Bridge, pagbabaw mo ng Jones Bridge, Quintin Paredes, papasok ka lang sa may San Fernando, nakikita mo na sila. Ayan sila, dire-diretso lang. Kung galing ka ng Quezon City, galing ka ng Cubao, dire-diretso yung Quiapo, Manila, pasukin mo lang yung Escolta, Manila, Philippines, may Santa Cruz, Escolta, Manila. Diretso yan sa Quintin Paredes. Makikita mo na dyan yung Plaza San Lorenzo. Dire-diretso, malapit sa umpis, simbahan ng Binondo Church. Ayan sila. Red Ant! Ay, masakit nga agad. Pasok! Yun ha, napakabilis lang hanapin mula kung saan ka man galing, Quezon City, kaling galing Baclaran, dire-diretso lang lahat yan. Yung Quezon Boulevard, galing dire-diretso yung Taft Avenue. Makarating ka lang sa may Binondo Church, sa may Plaza San Lorenzo. Papasukin mo lang isang may tulay dyan, may bridge dyan, makikita mo yung San Fernando. Straight ahead lang at nabanggit mo ha. Nabanggit na ni Sir Jay ha, yung address ha. Meron ba kayong Facebook page? Sa ngayon, marami kaming Facebook page. Just search Red Ant Advertising Corporation or Signage Maker Red Ant and Advertising Corporation. Lahat yan is under Red Ant Corporation. Okay, tanong ko lang, bakit naka-red ka? Ant ka ba? Yeah. Sir, bakit Red Ant? Based dun sa story ng company. Ay, teka muna. Nagpakwento to, ayoko na. Dino lang. Actually, ang Red Ant kasi isa yan sa pwede nating ihalin tulad sa mga tao din, no? Lalo na pagkasama-sama sila, mas malakas. And napaka-aggressive ng mga Red Ant, no? Kaya ganun ang ipinangalan sa company namin dahil kami ay aggressive din na ibigay yung serbisyo namin sa mga masa, sa mga tao, at sa mga nagsisimulang magnegosyo. Galing, Sir Jake. Very well said. Sir, imbitahan mo sila pumasyal dito at magpagawa sila. Yeah, oo. Very often ang store namin sa mga magbibisit, no? Schedule natin is Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. So, sinabi ko na rin kanina yung address. Uulitin ko ulit. It's 498 San Fernando Street, Binondo, Manila. Beside BDO San Fernando Branch. Ang tanong ko lang, nagbibigay ba kayo discount? Yeah, of course. Discount lang pala. Malaki yung discount dito. Pumunta lang kayo at malalaman ninyo. Sir Jake, salamat po ha. Naku, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa kapirasong video na panood nyo dito sa Red Ant Signage Maker. At higit sa lahat, naku, kung yung kalilimutan naman, mag-like kung nagustuhan mo yung mga nakita mo ito. Malay mo kasi kailangan mo talaga to. At napakahalaga to sa business mo, hindi man sa business mo, sa establishment mo. At naman bagay na kailangan mo to. At higit sa lahat, ang pinaka-importante, I-share sa mga kilala mo, kaibigan mo sa ibang bansa. Pagpapasyal sila ng Pilipinas dito sa Manila, magninegosyo sila, minaipon sila, at gusto nila maglagay ng mga signages na
pwede ng pagpilian. Yan sinasabi ng iPhone 1. Pinapasyal natin yung mga lugar, kinakausapin tao para malaman yung legit, totoo, the best quality at the great Red Ant. Oy, kung bago ka sa channel ko, mga kalimutan ha, mag-subscribe ka na, mag-subscribe ka na. Hindi, biro lang. Mag-subscribe para ma-updated ka at malaman yung mga iba-ibang klaseng produkto, serbisyo, lugar, terminal, pagkain, butas, lahat na andyan na. Saan ka pa? iPromote at higit lahat, legit. Ay nako, huwag niyong kalilimutan yan ha. At higit sa lahat, tandaan, maging mabuting tao, magtiwala sa Diyos. And, mo. Ano pangalan mo? Chris. Babay lang tayo. Bye-bye. Ano pangalan mo? Hi, I'm Nerissa. Welcome to Red Ant Advertising Corporation. Nerissa! Bye-bye. Bye-bye. Hoy, ano pa kayo si Jadjay? Jadjay! Bye-bye. Bye-bye. Mwah! God bless you. Oh.